Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kung Diyos ang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa san aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos.
loob, mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo ng malasakit. Isang pagkilala sa ating kapwa na sana ay hindi nahaharangan ng kung anumang meron tayo, ng kung anumang kaloob sa atin. Dahil sa hulit-huli, tayo'y huhusgahan sa ating kakayahan, magmahal ng tao, at nagsisimula ang pagmamahal sa pagkilala na sa bawat dulo ng buhay, sa ilang mga sandali ng buhay, kinakailangan ng malasakit. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat. Sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyaga ay anong ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makaparian
at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dahong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nakikilala ba natin ang malasakit ng Diyos sa atin? No? Magandang bigyang tuon po natin yung ating talinghagang napakinggan mula sa ating poong Jesus Nazareno sa mabuting balita ngayong araw na ito. No? Hindi na bago sa atin ang kwento ng mayaman at ng pulubing si Lazaro. No? Pero minsan, nagkakaroon tayo ng paglihis sa tunay na pag-unawa. No? May mga dumarating sa ating pag-unawa na akala natin ay napunta sa impyerno ang mayaman dahil sa kanyang pagiging mayaman. No? Para bang sinasabi nun na kapag may kaya ka na sa buhay dahil nagkaroon ka ng mga maligayang sandali dito sa lupa ay tapos na. No? Graduate ka na sa kaligayahan. Kaya pwede ka nang manatili sa apoy ng impyerno. Tapos, kapag mahirap ka, hintayin mo ang langit. Parang di naman yata ganun. Kasi kahit yung mga minsan mahihirap, kilala nilang mahirap sila, kilala nilang may pangangailangan sila, may kakayahan naman ay hindi nagsusumikap. May mga mahihirap namang wala ring pakundangan ang paggawa ng mali. No? Na para bang mapapalusot sila dahil sila'y mahirap. Hindi rin naman ibig sabihin na kapag ikaw ay mayaman, ay susumpain ka na sa kabilang buhay. Sa halip, ano ba yung dapat nating bigyan ng pansin dito? Kung titignan po ninyo, dumaan ang kwento ng mayaman at ng pulubing si Lazaro na may isang detalyeng kinakailangan nating pansinin. Hindi man lang nakilala ng mayaman si Lazaro bilang isang kapwa. Sa kanyang piging, sa kanyang hapag, ni hindi man lamang niya napapansin na may isang taong hinahabol ang mumo sa lupa. Ni hindi man lamang niya napansin ang pulubing ito na kahit may sugat, walang magawa. Dinidilaan pa ng aso. Buti pa yung aso. Pero si Lazaro niho. Niha, wala. No? Sa mayaman, hindi siya tao. No? At sinasabi ko nga, kahit papano, lahat tayo ganun. May mga pagkakataong hindi tayo marunong tignan ang kapwa natin sa mata
at kilalanin na siya ay kapwa. Sa lahat po yan, no, kay mayaman, kay mahirap, kay mataas ang posisyon mo, kay ikaw ang pinakamababa, minsan ang tingin natin sa ating kapwa, mapagkakakitaan, pwedeng maliitin, pwedeng utusan, pwedeng sabihan, pwedeng balaan. Pero walang pagmamalasakit sa kapwa. Hindi natin nakikita ang isang tao bilang isang tao. May pangangailangan, may pakiramdam, may iniisip, may kailangang tugunan. Minsan nga nakakalimutan natin, no? Sa ating tradisyong Pilipino, no, kapag may namamalimos, no, syempre hindi naman lagi ito, no, pero minsan wala lang talaga tayong maibigay. Kahit pagkain, kahit pera, no? Nakakalimutan natin na magsabi ng patawad, no? Na sa bahagi ng ating tradisyon, kaya sinasabi nating patawad, eh humihingi tayo ng tawad dahil hindi natin matugunan yung pangangailangan ng ating kapwa. Kahit man lang yung ganung galang, nawawala sa atin. Kaya, ano ang naging kihihinatnan ng mayaman? Dahil wala siyang pake, siya ay napunta sa apoy ng impyerno. Dahil hindi niya nakita ang kanyang kapwa. Dahil hindi niya nakita ang Diyos sa kanyang kapwa. At ito po yung ibig sabihin ng malasakit. Ang makita yung halaga ng tao bilang nilikha at minahal din ng Diyos. Ang malasakit ay tawag din sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Kung may mga taong ginamit lang natin, kung may mga taong lagi na lang nating hindi napapansin ang kanyang pagiging tao, kung may mga taong wala tayong pakialam, pues ngayon ay panahon na para sila'y muling balikan, para sila'y tignan muli bilang mga tao na nararapat lamang ang paggalang, nararapat lamang ang pagpapatawad, nararapat din lang na pakinggan at masabihan din. Dahil ito yung ating paghuhusga sa langit. Kung gaano ka naging mapagmalasakit. At bakit? Dahil tayo, hindi tayo binaliwala ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan. Minsan pakiramdam natin, pinababayaan tayo. Pero buhay pa tayo, hindi ba? May mga napagdadaanan. Nakababangon mula sa ating mga kahinaan. Nagkakaroon pa ng pag-asa. At sino tayo para pagkaitan ang iba? Maganda nga yung nasa huling bahagi ng mabuting balita. Padala nyo naman sa aking mga kapatid, bakit pa eh hindi ka na nga naniwala sa mga babala? Hindi kaya't mas maniniwala sila kapag may nabuhay galing sa pagkamatay? Eh kung sa simula nga't hindi sila naniwala, eh paano pa kaya? Pero tayong mga Kristiyano, paalala ang ating pong Isus Nazareno. Hindi lang ang kanyang mga salita, hindi lang ang kanyang mga pangaral, hindi lang ang kanyang mga milagro, pero nabuhay mula sa kamatayan, mula sa paghihirap, upang maging tanda ng malasakit ng Diyos. At kung paano siya naging mapagmalasakit, kung paano niya tayo pinahalagahan, ganun din nawa ang ating pagpapahalaga sa kapwa. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin sa Panginoon na sana ay walang mawala sa atin pagdating sa diwa ng malasakit at pakikipagkapwa. Nang sa gayon ay maalala at makilala natin lagi na siya ay nadarama at nakikita sa bawat kapwang nakasasalamuha. Kilala man natin o hindi, tanyag man o hindi,
mataas man ang posisyon o hindi, bawat isa, minahal, pinagmalasakitan ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan nawa ay ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, nawa ay makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat nawa ay tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit nawa ay palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers, na sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kapwa ay nagiging tanda ng malasakit ng Diyos, lalong-lalo na sa nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong habag at pag-ibig, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming apat na pang-araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng komunyon, banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
siyang susundin. Kung hahangarin kita, mga paalala, pinapaalalahan na ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard lamang o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,